Oh, praise the Lord. Hallelujah. Good afternoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nasa Psalm 21:7 tayo. Trust in the Lord and you shall not be moved. Hindi ka magagalaw, hindi ka matitinag kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Ang mga taong pinagtitiwala ang lahat ng bagay sa kanyang sarili, pamilya, kanyang mga material things, mga bagay na ari-ari na pinagtiwala sa Diyos kailanman ay hindi matitinag. Sinasabi dito sa Ephesians 4:13, kaya tayo ay iniingatan ng Diyos kung tayo nagtitiwala sa Kanya ay upang tayo ay lumago lalo sa pananampalataya at magamit sa Kanyang ubasan sa pagdadala ng mga kaluluwa sa Kanyang kaharian. Ito ang main purpose ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo nang siya ay bumaba sa lupa na upang tayo iligtas na lahat dahil lahat ay nagkasala. We shall not be moved if we trust in the Lord. Bakit? Unang-una, siya ang ating helper. Helper means provider. Siya nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Sabi dito sa Psalm 26, for the Lord will help His anointed. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, kung ikaw ay lumapit na sa Diyos at isinuko mo ang sarili mo, ikaw ay manggagawa ng Diyos. You are the anointed of God. He will answer him, yung mga anointed ng Diyos, ikaw na tinawag na nagsisilbi sa Diyos, sabi dito, He will answer him from His holy heaven. Ang tulong natin ay nanggagaling sa taas. Huwag nating isaisip at sa puso na ang tulong natin ay nanggagaling sa kapwa natin. Ito ang madalas hanapin ng tao. Makapunta nga sa kapatid ko. Makapunta nga sa kaibigan ko. Makapunta nga sa mga pinsang ko. Hindi. Ang Diyos ang hahawak kung unahin mo siya. Kung ikaw may problema, manalangin ka. At ang Diyos ang hihipo sa mga taong tutulong sa iyo. Huwag mong isipin na yung mga taong nilapitan mo ang tumutulong sa iyo. Ang tulong ay nanggagaling sa Diyos. Kaya kung ikaw ay hindi marunong tumawag sa Panginoon Diyos, inuuna mo muna ang mga tao. Ay nako, wala kang mapapala sa buhay mo. Kinakailangan unahin mo siya. Maliit o malaking problema, punta ka sa kwarto mo, manalangin ka muna. Panginoon, idinudulog ko sa iyo ang problema ko. At sa pangalan ni Jesus, humingi ka sa Kanya at lahat ng mga source, dahil ang Diyos ang main source ng lahat ng tulong. Pero hindi siya bababa para iabot sa iyo ng personal. Dahil gagamitin din niya ang mga lingkod niya. Minsan yung hindi mo inaasahan, gagamitin ng Diyos. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Amen? Sabi dito sa Psalm 121:2, sabi ni King David, kasi madalas sa gyera si King David, marami siyang labanan. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Lagi niyang itinetestify, dinideklara, na ang tulong niya ay hindi sa mga ibang kaharian, sa ibang mga sundalo o mga mandirigma. Ang sinasabi ni King David, kaya ang Diyos ay nalulugod sa kanya. Sabi niya, my help comes from the Lord who made heavens and earth. Kaya ito maging attitude natin, kapatid. Ang tulong ay malapit na malapit kung alam mo ang humingi ng tulong. Purihin mo ang Diyos, manalangin ka sa Diyos, at hingin mo ang hihingin mo sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At asahan mo, ikaw ay tutulungan niya. Sabi dito sa Psalm 124:8, our help is in the name of the Lord who made heavens and earth. Ang mga tulong, hindi na isa lang, tayong lahat, ang mga tulong natin ang gagaling sa Panginoon Diyos na gumawa ng langit at lupa. Malinaw na inuulit, kapatid, ang problema ay totoo. Subalit, kinakailangan malapit ka sa source ng sagot ng problema sa Diyos. Tandaan natin, hihingi ka sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At ito ay pagkakaloob sa iyo. Kung, meron pa rin kung,
kung ikaw ay nag-submit na sa Diyos, kung ikaw ay tumigil na sa paggawa ng kalokohan, sa isip, sa salita at sa gawa, nagtitiwala ka na lang sa Diyos. Subalit, kung ikaw ay patuloy pa rin nagkakasala at nasa kasalanan, mahirap ka makahingi sa Diyos. Maaring yung pagpapala lang na ibinigay doon sa kapatid mo, ang angge na makuha mo. Hindi mo makukuha ang solid na pagpapala sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Sabi dito, sa susunod na ano natin, ang una, ang Diyos ang ating helper kung magtitiwala tayo. Sa pangalawa, ang Diyos ang ating keeper. Ibig sabihin, may helper na tayo, may keeper. Pag sinabing keeper, ang Diyos ang nag-iingat sa iyo, meaning protection. Mahirap ang protection, kapatid. Sinong kaya makapag-protect sa iyo? Kahit presidente o pinakamataas na sundalo, hindi ka kaya magbigyan ng protection. Bakit? Eh, makapangyarihan din ang kalaban ng tao, hindi naman personal, spiritual. Kayang gamitin ng Diablo ang kapwa-tao natin para tayo ay to steal, to kill, and to destroy. Kaya kailangan natin ang keeper, ang Panginoon Diyos, ang protection. Sabi dito sa Psalm 120:1-6, sabi ni King David, si David, hari na siya, pero hindi tao. Ang binabanggit niya lagi, laging ang Diyos. The Lord is your keeper. The Lord is my keeper, sabi ni King David. Ibig sabihin, siya ang iyong shade. Kung ikaw ay napapalibutan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos, ikaw ay well protected, na naiingatan ka. Ang Diyos ang iyong keeper. Sabi dito sa Psalm 121:7, He will keep your life. Psalm 121:7. Ano ibig sabihin? He will keep your life. Mabubuhay ka, kapatid. May mahabang buhay ka. Bakit? Sinabi ng Diyos eh, iingatan niya ang buhay mo. Maraming kalaban, kaliwat kanan. Pero hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabi dito, The Lord will keep you from evil. Ano bang trabaho ng evil? To steal, to kill, and to destroy. Diyan ka iingatan ng Diyos. Kahit anong mangyari, anong man na circumstances sa buhay mo, may inaasahan kang Diyos na nag-iingat sa iyo, keeper. Sabi dito sa Psalm 121:8, The Lord will keep your going out and your coming in from this time on and forevermore. Iingatan ka ng Diyos sa paglabas mo ng bahay. Hindi pwede hindi ka lalabas. Kapatid, magtatrabaho ka. Kinakailangan natin maghanap buhay. Panalangin ka sa Diyos na lukuban ka o cover you with the blood of Jesus. In Jesus' name. Iingatan ka niya hanggang sa pagbabalik mo sa bahay. Kaya sinabi dito sa Psalm 121:8, He will keep your going out and your coming in. Kasi may pamilya ka na iniingatan mo rin, pero nagtitiwala ka sa Diyos. Kaya matatag na matatag ka, kapatid. For the Lord surrounds His people, sabi sa Psalm 124:2. Full protection, pag sinabing surrounds, for the Lord surrounds His people. His people meaning, ikaw ay obedient, sumusunod ka, nagpapatuloy ka sa salita ng Diyos, ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos. The Lord surrounds His people. Walang makakasingit sa iyo, ang Diablo ay hindi makakadikit sa iyo. At dito sa ikatlo nating topic, we shall not be moved, trust in the Lord. The Lord is your restorer. Ito ang pinakamabigat na example na ibinigay ng Diyos sa iyo. Tayo ay kasama sa mga tinetesting. Pero ang testing natin ay common to everyone. Lahat ng testing natin ay makakayanan natin. Sinasabi dito sa 1 Corinthians 10:13, No testing has overtaken you that is not common to everyone.